May isang ama ang nag-aagahan kasama ang kanyang pamilya. Sa hindi inaasahang pangyayari, natabig ng kanyang anak ang kape at tumapon sa kanyang damit. Nagalit siya at sinigawan ang kanyang anak. Walang tigil nag-iiyak ang kanyang anak dahil sa takot. Matapos niyang pagalitan ang anak, binuntun niya sa kanyang asawa ang nangyari. Nagkasagutan sila ng kanyang asawa at nagbalita ng masasakit na salita. Umakyat siya sa kwarto para magbalit ng damit. Pagkatapos niyang magbihis, naabutan niya pa rin umiiyak ang kanyang anak. Hindi pa rin ito tapos kumain, kaya naiwan siya ng kanyang school service. Napilitan siya na ihatid na lang sa paaralan ang kanyang anak bago pumunta ng opisina. Dahil sa kanyang pagmamadali, hindi niya na sinunod ang traffic light, kaya nahuli siya at pinagmulta. Dumating siya sa paaralan at bumaba ang kanyang anak sa kotse ng umiiyak. Hindi na nagawang makapagpaalam ito sa kanya. Habang nagpapatuloy ang araw, palala ng palala ang mga nagiging sitwasyon. Makalipas ang 30 minuto, nakarating na siya sa kanyang opisina. Subalit, doon niya nalaman na may nakalimutan siya sa bahay na kailangan niyang dalhin. Kinailangan niyang bumalik sa kanyang bahay para kunin ito. Habang siya ay pabalik, bumalik sa kanyang alaala kung paano nagsimulang masira ang kanyang araw. Ito ay dahil sa kanyang naging reaksyon at sa natapong kape. Pero paano kung... Noong natapon ng kape sa kanyang damit at siya'y naging kalmado, hindi sana iiyak ang kanyang anak. Aakyat siya at magpapalit ng damit. At sa kanyang pagbaba, tapos nang kumain ang kanyang anak. Makakaabot pa ito sa kanyang school service at makakapagpaalam. Aalis siya ng bahay at makakapagpaalam din sa kanyang asawa. Maagang makakarating ng opisina nang walang nakalimutan at walang aberya. Parehong nagsimula sa natapon na kape. Subalit may pagkakaiba sa mga pwedeng mangyari. Dalawang sitwasyon na pwedeng bubuo o sisira ng iyong araw. Wala kang kontrol sa mga nangyayari sa paligid mo. Depende na ito sa magiging reaksyon mo.